Magandang araw, Doc Edward po. Sa muli ay welcome back sa aking channel, New Start Health Reform. Tatalakayin ko po ang tungkol sa how to cure PASMA, the 10 effective ways. So ano nga ba yung mga best or pinakamagaling na paraan para mapagaling natin itong ating mga PASMA o kaya exhausted nerves? So simulan na po natin. Bago po pala ang ating mga solutions, 10 solution or 10 effective ways, ay i-discuss ko lang itong naturopathic principle. Alam niyo po, sa aking pag-aaral ng naturopathy, ay pinag-aralan po namin na kailangan before we treat the disease, we should ascertain first the cause, the root cause. Kasi parang damo yan, pag hindi natin bunutin yung root cause, yung mga ugat, yung damo ay tutubo lang po yan. Pwedeng tumubo sa ibang parte ng katawan. So, ibig sabihin, hindi po masusolusyonan ng tunay na solusyon yung ating nararamdaman. So, kailangan alamin natin yung root cause, alisin natin yun, or palitan yung mga dapat palitan. Palitan po natin ng healthy alternative, kung mga pagkain man yan, mga practices na dapat tanggalin, tanggalin na at palitan ng healthy alternatives. At saka po tayo mag-proceed sa treatment. Kasi, pag nag-proceed agad tayo sa treatment without knowing the causes, pwede pong bumalik yung ating sakit. Okay, so number one po na effective way to treat our PASMA is sleep early. So kailangan po talaga matulog tayo na maaga kasi kapag nagpupuyat po tayo, ang brain nerve power natin hindi po mataas o hindi maganda. Poor ang quality. Parang battery lang yan ng ating cellphone kapag low bat na. Dahil nga hindi pinapatulog o hindi pinapagpahinga, pinapagpa-recharge. Ang tendency ay mahihirapan na gawin yung lahat ng bodily processes, yung pag-repair, yung mga metabolism, yung mga bodily processes na hindi na po yan na gagampanan ng maayos. Kasi dito nagsisimula yung power, yung brain nerve power. So during sleep, doon po nagre-repair, nagre-recharge, nagre-regenerate, nagde-detoxify. So, kailangan natin ng maayos na tulog at least 8 hours a day or 7 man lang kung medyo adult na. So, kailangan po natin matulog. Ang ideal is 9 p.m. kasi from 9 to 11 nagre-repair ang immune system. And may mga oras na po yan. Ang mga organs nagre-repair at saka nagre-recharge or nagde-detoxify during that period. Number 2 po is kapag natulog po tayo sa gabi, make sure that we should open the windows. Or kahit hindi po gabi, umaga at gabi, kailangan po talaga bukas ang windows. Kailangan well ventilated ang ating bahay. Kasi kapag ang ating rooms, ang ating tahanan, ating kahit po sa office, kapag ang windows ay sarado at saka walang fresh air, walang pure air, nai-inhale po natin yung mga impurities ng ating atmosphere, ng ating bahay, ng ating paligid. Pwede rin po, lalo na kapag mainit, pwede pong carbon dioxide din po yung nai-inhale natin. Inilabas na natin, inhale uli. So, yun po ay poison sa ating brain, sa ating nerves, sa ating system. So, sabi dito, sa sulat ng isang author, we usually sleep with two windows open at opposite sides of the room, summer and winter, and take a cold water sponge bath in the morning. Hence, a healthy atmosphere not destroyed by heat is most congenial to our feelings. But few men have as strong lungs as we have. Notwithstanding, they were once broken down and weak. So, ito po ay sinasabi ng author na mas maganda magkabilaan na window. Diba, ito yung kwarto mo. Dito sa kabila, bukas. Dito rin sa kabila. Para magpapastro lang po yung hangin. May mga impurities man tayo na na-inhale doon sa labas ng bahay natin. At pag natulog tayo, pwedeng madala lang po matangay ng mga oxygen, ng mga pure air, ng fresh air, yung mga dumi palabas sa ating kwarto. Okay, number 3 po is practice deep breathing. So, pwedeng gawin po natin ito mas maigi sa labas ng ating bahay, sa labas ng ating kwarto. At doon tayo haharap doon sa may mga puno, sa may mga halaman. Kasi nandun po yung nagbibigay sa atin ng oxygen. So sa deep breathing po, kailangan din natin itaas itong dalawang kamay natin. So, i-demo po natin ha. 1, 2, 3, go.
So, kapag nag-inhale po tayo, itataas din po natin kasabay itong dalawang arms natin. At pwede rin po natin i-hold ng 5 seconds or 10 seconds, 15 seconds. Depende po sa ating kakayanan. Pero kapag na-inhale, na-sustain po natin na hinuhold po natin yung breath natin, let's say 5 seconds. Then slowly releasing the gas, yun po ang deep breathing na tinatawag. So sabi dito, in order to have good blood, we must breathe well. Full deep inspiration of pure air which fill the lungs with oxygen, purify the blood, they impart to it a bright color and send it a life-giving current to every part of the body. So ang oxygen po, yan po yung nagpapareddish sa ating dugo. Kasi the presence of hemoglobin, yan po yung nagdadala ng ating oxygen. So yan po yung nagbibigay ng bright red color sa ating dugo. Kapag maputla, ibig sabihin kulang din po ng oxygen yan. At saka kung bluish color, yan po kaya may mga tinatawag na blue baby. A good respiration soothes the nerves. So napakaganda po pala ng tinutulong ng pure air, ng fresh air. Ito ay nakakasuot sa ating nerve. So kapag tayo ay pasmado, yung nerves ang ating may problema, yan po ang makakatulong. It stimulates the appetite and renders digestion more perfect and it induces sound refreshing sleep. So kapag bukas ang ating window, we have fresh air at saka nagdi-deep breathing po tayo. Ayan po, nakakapag-induce yan ng magandang tulog, nakakapag-dagdag ng appetite sa ating pagkain at saka maganda yung digestion, naging resulta ng digestion. So, yan po ay gawin natin, deep breathing. Okay, number 4 po. Ang number 4 is apply hydrotherapy and drink pure water only. So, dito po, sabi dito, in health and in sickness, pure water is one of heaven's choicest blessings. Its proper use promotes health. It is the beverage which God provided to quench the thirst of animals and men. Drunk freely, it helps to supply the necessities of the system and assist nature to resist disease. So, hindi po yung mga artificial juices or artificial beverages ang dapat i-take natin, kundi pure water lang. Kasi in times of sickness and in health, pure water can really help us, aid us, at i-boost pa niya yung ating energy. Kasi kapag may mga impurities pa, may mga flavorings pa or kung ano pa mga chemicals na hinalo dun sa mga artificial drinks natin, dagdag pa sa burden ng liver na i-detoxify yan. So, pure water only po. At yung, di ba, water therapy yun. Yung isa naman po, external use of water is hydrotherapy. The external application of water is one of the easiest and most satisfactory ways of regulating the circulation of the blood. So para po magkaroon tayo ng maayos na sirkulasyon, kasi nga nabanggit ko po sa isang vlog ko po, sabi doon, perfect health depends upon perfect circulation. So kapag mahina ang sirkulasyon, hindi po nagiging perfect yung health. Pag may mga nakabara, pag may sira doon sa daluyan or lumiliit, naging narrow na yung blood vessel pathway. Ang tendency ng ating dugo ay kukunti lang yung naitatransport. So yung nutrients, yung waste, hindi masyado silang nailalabas o naideliver sa tamang lugar o tamang organs. So the best way to normalize or to quicken our circulation is to use this hydrotherapy. A cold or cool bath is an excellent tonic. Warm baths open the pores and thus aid in the elimination of impurities. So yung paggamit po pala ng malamig na tubig sa ating hydrotherapy, yan po ay excellent tonic. Nagigising yung ating sistema, yung ating nerves, pati yung ating heart, nagpa-pump siya ng mabilis. Mamaya explain ko po sa next slide ang iba pang effect ng cold compress. Warm baths open the pores and thus aid in the elimination of impurities. Yung mainit naman po or hot compress, ito po ay nagpapalabas ng mga dumi sa ating katawan, binubuksan din niya yung ating pores para dyan lalabas yung impurities. Both warm and neutral baths soothe the nerves and equalize the circulation. So yung tama naman, yung normal lang, yung neutral, yan naman po yung nag-equalize ng ating circulation at saka sinusoothe din niya yung ating nerves. So may calming effect siya or
nagiging sedative siya. So maganda po talaga gamitin natin itong hydrotherapy. So ano-ano yung mga common hydrotherapies na pwede kong i-discuss ngayon? Ang una po is hot foot bath. Madalas po ang ating kamay at paa, yun yung dinalamig. Bakit po? Kapag pasmado, bakit yan yung madalas dinalamig? Kasi po ito yung mga parts ng katawan na malayo sa heart at sa brain, na kung saan kapag ang brain nerve power natin ay low or low bat na, low battery na, konti na lang yung energy na masasend niya doon sa mga kaduluduluhan, yung kamay, yung paa, kasi yun yung mga malayo. So lumalamig na sila. So they don't have that much energy, so kaya malamig. Ngayon, kailangan natin initin. Ang first step sa lahat ng pagkukure ng sakit is kailangan yung temperature uniform. Gawin muna nating uniform all throughout the body, kasi kapag hindi uniform yan, ibig sabihin may part lang na nakakonsent, may organ lang, let's say may mga pag sumakit yung ulo mo, pwedeng yung concentration ng blood nasa ulo lang. So hindi siya nakakadaloy ng maayos, kaya nagkakaroon ng headache. So kapag lumalamig naman ito, ibig sabihin hindi rin maganda yung sirkulasyon dyan. So gagamitin po natin yung hot foot bath. Yung hot foot bath, yan po yung mag-equalize ng ating temperature all throughout our body. Ang pangalawa po na hydrotherapy is hot fomentation. So yung hot compress na tinatawag, yan po ay gagamitin natin doon sa mga, especially sa mga masasakit na part or sa mga pinapawisan na part, kasi pasmado nga, at saka yung mga matamlay or mga parang mahina, may pain. Yan po yung ididiin natin dyan, yung mga towel, na small towel na binabad sa mainit na kaya po ng katawan natin, hindi yung nakakapaso. Pangatlo po is yung cold fomentation. Sa kabaligtaran naman, yung malamig naman ang gagamitin natin. And the colder the water, the better. Kasi mas mararamdaman mo yung reaction ng ating katawan. Nabanggit ko po kanina, ang effect po pala ng malamig, tonic siya. Ibig sabihin, nakakapagpasigla. Bakit po? Kasi once na naligo po tayo, maalala nyo po, kapag naligo kayo sa madaling araw ng malamig na tubig, talagang magigising yung dugo mo, mabubuhay siya. Kasi yan po ang effect ng katawan. Magbibigay siya ng signal na, uy, may malamig, kailangan labanan natin yung lamig. Pero kapag naman ginamit po natin ng matagalan yung malamig, yan naman po ay may depressing effect. So wag natin gagamitin ng matagal. 1 to 2 minutes is enough sa cold fomentation. Dito naman po tayo sa pang-apat, alternate hot and cold fomentation to spine and affected area. Tandaan po natin na ang ating pasma, ang nerves po yan ang tinamaan or na-exhaust, napagod, o yung brain. So itong backbone natin, itong brain natin, iyan po ay kailangan talaga, kasi yan yung pinaka-main na may problema na organ or system na dapat nating ayusin yung sirkulasyon dyan. So gagamitan po natin ng alternate hot and cold fomentation dyan. So una muna, hot, mga 3 minutes to 5 minutes. Then cold, 1 minute to 2 minutes. Palitan lang po sila. So 3 times, 2 to 3 times po natin gagamitin yan. So alternate, hot muna, then cold, then hot, then cold, then hot, then cold. So kailangan po gamitin natin yung cold panghuli, kasi para isara din niya yung nagbukas na pores. Kasi pwedeng pumasok yung lamig. So maiwasan yung pagpasok ng lamig doon. Okay, so panglima po na best way or solution natin sa pasma is remove all stimulants. Substitute them with only natural. Dito po sa Ministry of Healing, pag nalaman nyo po kung anong naging effect ng stimulant, mabubuksan po yung inyong mata bakit hindi dapat natin tinitake yung mga stimulants ito. Ano-ano po pala yung mga common stimulants? Ito po yung coffee, yung liquor, yung sigarilyo, yung iced tea. Yan po yung chocolate. Yan po yung mga common na stimulants. Kasama na rin po natin dyan yung soft drinks, yung energy drinks. Kasi mayroon pong caffeine at saka yung mga over-the-counter drugs. May caffeine po yan. So, hinahaluan po nila yan. Sabi dito, tea acts as a stimulant and to a certain extent, produces intoxication. The action of coffee and many other popular drinks is similar. So, mayroon siyang intoxicating effect sa ating katawan, yung tsaa at saka yung kape, ganun din.
The first effect is exhilarating. The nerves of the stomach are excited. These convey irritation to the brain, and this in turn is aroused to impart increased action to the heart and short-lived energy to the entire system. So actually po, hindi pa nadadigest yung ating ininom na kape or na tea or iced tea. Mayroon na pong effect na parang lumalakas ka. And that effect is not energy, it's exciting, is excitement only, or irritation of the brain nerve natin, or ng brain, o kaya ng nerves. So, nag-impart siya ng short-lived energy into the entire system, pero hindi po talaga siya actually energy. Fatigue is forgotten, the strength seems to be increased, the intellect is aroused, the imagination becomes more vivid. So, yan po ang naging epekto ng mga stimulant. Patuloy, because of these results, many suppose that their tea or coffee is doing them great good. So, dahil nga medyo nararamdaman nila, sumigla sila, akala nila mabuti sa ating katawan. But this is a mistake. Pero ito po pala ay malaking pagkakamali. Tea and coffee do not nourish the system. Their effect is produced before there has been time for digestion and assimilation. And what seems to be strength is only nervous excitement. So, wala pang digestion na nangyari. Mayroon ng energy na naramdaman. Bakit? It's because it's a nervous excitement. Hindi po siya result ng energy produced from the digestion or assimilation. So, doon po tayo na dadaya. At saka, hindi po talaga yan ay nakakapagbigay ng nourishment. Hindi po yan nakakapagbigay ng nourishment. But the influence of the stimulant is gone. The natural force abates. And the result is a corresponding degree of languor and debility. So, hindi po talaga tunay na energy yun. Kasi kapag nawala na yung excitement na effect ng caffeine, bumabagsak din po kung ano yung itinaas, ganun din po ang ibabagsak niya. So yan po. Patuloy, the continued use of these nerve irritants is followed by headache. So ito po yung mga magiging effect sa ating katawan pag patuloy po tayong gumagamit ng mga stimulants. Magkakaroon po tayo ng headache, ng wakefulness, hindi tayo makatulog, palpitation, at saka palpitation ng ating puso, indigestion, hindi tayo matunawan, minsan pa nga acidic, magkakaroon tayo ng maasim, nagdidigay po tayo ng maasim din, tumataas, umaakyat dyan, trembling, nanginginig, and many other evils, for they wear away the life forces. So bakit nanginginig? Kasi nga, yung energy kumukulang na. So wala nang tamang energy na dumadali sa ating nerves, kaya nanginginig na. Di ba pag pagod or gutom tayo, nanginginig kasi wala nang energy. So naubos po kasi in advance ng kape, ng mga stimulants, yung energy na dapat sana ay sa future pa yun, ina-advance na natin. Tired nerves need rest and quiet instead of stimulation and overwork. So kapag pagod na, hindi po solution yung kape para magising, kundi kailangan matulog at magpahinga. Nature needs time to recuperate her exhausted energies. Ang tamang paraan is kailangan magpahinga kasi doon niya i-repair, i-recharge yung energy na kailangan mo. Hindi yung i-advance mo at saka pag naubos na yung mga reserve mo dyan, mabilis ka na lang pong dapuan ng mga sakit. At ang matindi pa, yung mga bedridden talaga na sakit. When her forces are goaded on by the use of stimulants, more will be accomplished for a time. But as the system becomes debilitated by their constant use, it gradually becomes more difficult to rouse the energies to the desired point. So kapag nasanay na po pala tayo sa kainom nito mga kape, mga energy drinks, hanggat dumarating yung point na hindi na kaya niyang iabot yung mataas, yung peak na energy level. Bakit? Kasi nga po, na nadideplete na yung reserve energy ng ating katawan. The demand for stimulants become more difficult to control. So mas nagiging addictive na sa atin. Yung dalawang tasa ng kape, kulang na, nagiging apat na, nagiging lima, until the will is overborne. And there seems to be no power to deny the natural craving. Stronger and still stronger stimulants are called for. So mas naghahanap na po tayo ng mas malakas na stimulants. Yung mga maanghang, yung mga talagang nagbibigay sa atin ng matitinding effect. Are called for, stronger stimulants are called for until exhausted nature can no longer respond. So, ang matindi, kapag naubos na po yung reserve ng ating katawan na energy doon sa brain
sa brain at saka sa nerves natin, sa central nervous system, babagsak na lang po tayo. Minsan ay stroke, minsan nagkakaroon ng kung anong mga bedridden diseases. Okay, so ano po yung mga healthy alternative natin sa stimulants? Meron po tayong coffee na dapat palitan. Gamitin po natin ay cereal coffee na lang o kaya soy coffee. Or pwede rin hot water na lang sa umaga. Yung iced tea, pwede po natin ipamalit dyan yung mga herbal teas. Yung catnip, chamomile, St. John's wort, valerian, etc. Yan po ay mga, may mga sedative effect. Yan po ay talagang specialized sa ating nerves. At yung ating liquor or yung mga nakakalasing, yung mga may alcohol, inumin na lang po natin limonada, yung sabaw ng buko, fresh fruit or vegetable juices. Yan po ang healthy pong pamalit natin. Okay, so bago ko i-discuss yung, hanggang dito ko na lang po puputulin, i-discuss ko po yung 6 to 10 dun sa next portion ng ating vlog. So sana po ay panoorin nyo yung kasunod. Thank you.